Hello guys! Kamusta na kayo? Ito na yung aking lunch ngayong Holy Tuesday. So my lunch is sardinas with odong. So this is the sardinas. And this is our odong from the Philippines. Sino ba dyan? Mga mayayaman ayaw kumain ng odong. Bahala kayo sa buhay niyo. Basta masarap siya. Masarap ang udong, guys. Masarap ang udong. Say, ayan. Iwan ko kung bawa. Hindi kong alam to. Pero masarap ito. Ayan, si udong. Masarap siya kaysa dried Mickey. Okay, lagay natin dyan. So, very, very easy kind of viand. Viand magiliw. Ito. Yan na siya, guys. Then, tikman mo yan kung masarap. Ayun. Madali lang yan, guys. Si Banana Q, nagkain na siya. Si Mr. Martin is already eating. Kasi yung kanya is bacon. Because hindi siya nagpa-fasting. Ayan. So, ganyan lang si udong natin. Para dagdagan ko siya ng water, guys. Pero kasi para siyang... Ayoko nang masyado siyang iga. Okay? Ayan. And ang next natin na lutuin, guys, is ito. Ito yung akin na fasting, ha? Fasting yan. So, yan. Walang karne. So, udong at sardinas plus Chilean fish with egg. Oh, sarap nito, guys. Ito. Parang ayaw kong kainin dahil 3 dolyares ang isang piraso. Oh, 3 ba yun? Nakita niyo ba yun? Magkano ba yun? 27 pala. Is that 27 or $13, son? Diyan yun ang itlog niya. Mayroon siyang green onion at mayroon din green onion dayan. Dyan. So, luto na tayo. Yung si udong, dyan lang yan. Madali. Madali bang maluto si udong? Hindi ko alam kung madali ba yan. Tagal yata ito. Yan. Gas eh. Matagal mo lang ito. Matigas pa siya. Pero masarap kasi hindi yan nalalata ba? Sarap. Masarap ng udong kasi yung mismong Mickey niya ay mayroong konting lasa na. So, ito. Ang dami kong magluto ano? Diba magluto? Paano pa kalaki nito? Ano parang malaki na ano? Kalaha. Tama lang siguro yan. O yung isa kaya? Mas maliit. Ayan, gusto ko yung mas maliit lang kasi maliit lang naman yung ayan. Maliit lang naman yung isda. Yung lagyan pa natin ng itlog. Pangit kasi ito. Ayoko, hindi ko paborito na kaldiro yan. Okay. So, tutuin na natin yung ating Chilean white snowfish. Snowfish din yung tawag ng iba. So, tutuin natin siya sa butter. Sarap nito, guys, oh. Butter ball. Kung ano-ano lang na yaw-yaw ni. Si udong na dahil kalayo kay udong kay sarap pwede wik kayo na eh yan tingnan ko muna yung aking udong hairs here sarap yan. Yung makuli mga vlog, mahilig dito magloto.
Sarap. Sarap ang ulong talaga. Pinutuin pa. Kasi parang may tigas-tigas sa pigit na. So, ito na yung Sicilian fish. Madali lang yan sa maluto, guys. Takpan ko lang. Yan. So now, guys, ang ating udong ay luto na. So, lagyan natin ng ito. Sibuyas dahon. Ayan. Sarap. Ayan na siya. So, ito na yung ating Chilean fish. Naluto natin sa butter. Ayan siya, guys. So far, ano siya ba, guys? Lambot. Para siyang cotton. Cotton. So this is our udong. Masarap ng udong. Ang Martes Santo natin ang pagkain is yan. Yan. Sarap niya. Lagyan ko ng konting water ang udong kasi ayaw ko ng ugas siya. Ba? Tam 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 tam. Nagkaon na si Aya kay bacon. Bacon, egg, and what is that one? Rice. Bacon, egg, and rice. Yeah. So, ang ako kani. Sakto na rin, oy. Dami pa kaya, oy. So, uga na yung ating kulangan ng butter. So, ihuwag na ko na dito, guys. Kaya marag gamay rang kalha. I will add a little oil. Gamay lang dito, oil. Para mapirito na ito ang kuan ba. Ang itlog. And now, ato siyang ibalhan the rice. Na, Okay. Niluto natin siya sa butter, guys. Ang isda natin. Na Chilean.
yung 4 egg. Sa ating chili yan. Fish. Wow! Chili and fish. Then, luto na na siya. Butangan na natin siya of sebuya. Sebuya. Magkalito. Sarap! Hello guys, naluto na ang aking pagkain guys. Si Banana Kyo nag, ano, kumain na. He was eating bacon and egg kanya. Kasi hindi naman siya nagpa-fasting, fasting ng carne. So ako nagpa-fasting. So ito yung juice ko ngayon. Wala muna tayong coke, Papa Monty ha. Shout out Papa Monty, Mama Monty, wala muna tayong coke. And then I have an odong and sardinas. Oh my God, pang mahirap ito. Pang mahirap daw ito. Eh kung mayaman kayo, wag na kayong manood. Kasi baka magsusuka kayo sa aking udong, okay? Para pang, pero mahirap, welcome dito ha, okay? Yung mga sosyalan dyan ha. Ayaw kumain ng udong, bahala ka sa buhay nyo. Sa masarap yan. And then this one, yes, ito yung pang mahirap. Pang mahirap ito dahil $17 yung hiwa ng isda na ito, chili and fish, steak. Pero sa Taiwan ito, ginagawa tinatawag nila snow fish. So masarap, ayan, masarap siya. Masarap, masarap, masarap. And then my rice. Yun lang. Ang sarap. So good. Unahin natin yung pang mahirap na gulay. Ay, udong. Walang udong dito, kaya dala ko kaya ito galing Pinas. Oh my God. Lalo pa kung may ano ito. Patula ba? Tara. Ano, chili and fish. May itlog sa gilid. Ayan. Itlog, itlog. Parang katakot kainin na. Chopper. Malambot guys. So parang kaya tinatawag ng mga Taiwanese ito na snow fish kasi parang snow kawaii. So, super snow like snow.
super white like snow. Super soft pa pati ang buwan patukan ako sa yaw-yaw. What's that? Nan, what's that? Oh, tukan mo nang digit ko mukhaon nga wala kong katabi na Coke or tubig or juice. Kay gamay siro kong tutong lang, dali ko matukan yan. Ayan, to anan, nagkailalong ng kanon. So this is my fish. Ayan guys. Ang sarap. Mmm. Sa Taiwan noon, nagkain ako nito ng kain. Katrabaho kami sa ospital. Yung boss ko mayaman. Bali, wala sa kanya yung presyo nitong Chilean fish na to. Nagluluto is Taiwanese din ang nagluluto na si Opasa. Ayan, sarap guys. Oh, super lambot. Mmm. Wala siyang bukog. Nandiban sa yung silik. Ang mga fins sa gilid. Walang kalangsalang sa yan kasi wala siyang dugo. Saan ang dugo nito? Sarap. Odong is the key. Ito guys. Shout out to Filipina in Newfoundland. Nene. IG. Sabel. Dance Max. Alam ka ba to? Papa Munti. Munti House. Sino pa ba ay? Okay. Jolly Antitera. Kylie and Kinmar. Philippine and Newfoundland. Si Bots, kung dyan ka man, oh, shout out sa'yo. Shout out sa'yo. Kung wala ka din, hindi ka makarinig. Sino pa ba? This lifestyle of Japan. Kumusta na? Misty Mitch. Kawairin. Sarap naman ang almusal ko eh. Ito fasting. Wala lang baboy. Walang carne. Pero grabe naman kadami ng carbs nito. Siguro na ako nakatikim ng baka 20 years na ako nakatikim ng udong na ito. Nung bumalik ako, nagdala ako talaga pero hindi ako nagluto sa Pinas. Ayaw nila. Parang hindi naman sila mahilig kasi lagi naman silang kumakain ito. Parang nauumay na siguro sila nito. Pero umay ako, hindi ako nakatikim. Kaya, pero may nakita ako dun sa aming pantry sa Pinas na isang pack na udong dinala ko nga. Pero kahit minsan, hindi naman kami nagkain doon ng udong. Kasi December, puro naman kami party-party ang nangyari. Ano ang ulam nyo ngayon? Holy Tuesday. Kahapon salmon fish ako. Ngayon ay
Ngayon, Chilean steak fish. Chilean fish steak. Pero hindi ko lang ginawang steak. Pinirito ko lang sa butter. Then, odong. Ito lang. Bukas, iwan ko ano naman kainin ko. Baka salad na lang. So, until Saturday. No meat, no chicken. Pero sabi nila, yung isda daw, meat din yun. Meat din. Iwan ko. Sabi ng iba, tinuman. Turuan nyo nga ako. Baka mas marunong kayo sa akin. Yung isda ay meat din daw. So, nung mga religion na... yung mga vegetarian... Mga religion nila, Baptist at vegetarian, sabi niya, ay, ayaw ma, bawal ang fish sa'yo pero kumakain ka rin ng, bawal ang meat sa'yo pero kumakain ka rin ng fish. Magka-fish na naman vegetable yan. Sabi niya, pag nag-vegetarian ka, vegetable lang talaga daw. Yung fish, ano yan, na-consider as meat din daw. Bahala sa buhay mo. At least, kung puro ka, at least protein mo yung fish, diba? Hindi mo man makuha sa isda, pwede mo naman kuhanin sa mga beans. Sa, ah, hindi mo makuha sa karne, makuha mo naman sa beans, sa isda. Ayan. Ang sarap na isda, ng kamay na ako. Sarap. Namang. Sarap. Nguyain yung kanyang silik, yung kanyang fins ba? Silik, Bisaya. Serik sa Ilonggo. Iwan ko, ano yun sa ano, sa Tagalog. Pakpak. Ang sarap. Nanam. Parang pwede mong kainin pati yung buto-buto. Maybe I haven't eaten this for 20 or 40 years. This kind of noodles. I brought this from the Philippines. You try. And I haven't eaten this fish for 3 years. I bought this last time in the I bought this from the international market. Maybe 2 years ago kasi hindi na ako nakabalik doon. Saka naman ako nakain ng Chilean white fish. So, this is very expensive. Pero masarap talaga. Kasi, kung hindi ka bibili, hindi mo naman makain yung dolyar eh. Kailangan ibili mo naman yung dolyar. Para makain mo yung fish, no? You don't like? Very nice. Kasi yung udong, hindi siya nalata. Hindi siya nalalata ba? Masarap siya. Kahit ilaga mo nang matagal. Diba? Karimaw vlog? Shout out Karimaw vlog. Lagi sa umuulam ng udong. Kaya nga ako naisipan bumili kasi naglalaway ako pag kumakaan siya ng udon, kinakamay niya pa. Sarap. Hindi ko maubos yung Chilean fish. Alam mo kung bakit hindi mo maubos? Medyo may pagkasumo siya, lawa ng butter. Butter. Siyempre, very edible na yung fish plus butter pa. Na edible triple na square root. Edible square root. Na edible square root na siya. So, mani nga, juice. Uy, maroon magpait. Pait bito ng orange juice. Medyo may pagkapait, pait, pakla, pakla. Gusto ako. Ugma na ni maulot. Duha kaulong akong iluto. Ito masarap sa udong. Nakatikim ako dito nung sa probinsya talaga. Ano sa mga baryo-baryo. Pag nagpapatao ba, minsan nagpapatrabaho ba sa bukid, udong at sardinas, noong maliit pa kami, ang sarap. Ngayon na naman, naisipan ko naman. Kasi kung minsan ganun tayo, no? Yung mga pagkain natin yung maliit pa tayo, maisipan na lang natin midla. Sarap kumain ng ganun sa bukid. Diba? Kung minsan yung malunggay, may tanglad. Tapos may mga maliliit na papaitan. Papaitan ba yun ang isda? Tapos, ang kanin is mais. Agoy, ginoo ko. Ambot na lang kalami.
Gano noon? Mga 1970s or yan. Wala pa muna tao. Na 1970s yata, sa bukid namin, gano'n pag nagpapatao kami sa mga, nung trabahan din sa bukid. Udong, sardinas, tapos sugba o mais, kamuti sugba o ikanamira. Wala yung mga McDonald's, wala McDonald's, wala mga donuts. Yung snacks ay saging na nilupak, balanghoy na nilupak, or balanghoy na nilupak, or yung mga kamuti na ginawang jam, parang kamuti jam. Yung kamuti isasaing, tapos lagyan ng sugar at niyog. Tapos i-mash. Ba? Parang jam, parang basta kamuti. Parang masarap. Yung wala kang binili doon ha, binili mo i-sugar lang. Kamuti. I-mash mo yun, lagyan mo ng huwag ka ng niyog doon, lagyan mo yung kwantang niyog doon. Kagod. Lagay mo doon, tapos lutuin mo sa kawa. Niyog, sugar at kamuti. Tapos yung magkuha ka naman ng niyog, lagay mo doon sa lusong, lusong ba yun? Ano lusong tawag sa galog? Lusong, parang doon ka magbabayo-bayo ng saging na hilaw, nilupak. Tapos lagyan mo ng kinagod na lubi at sugar. Ay, kalamig. Yun ang mga snacks sa bukid. Yung mga organic na. Walang kaarte-arte na tapos kamay-kamay ka lang, hugas ka lang sa balon. Ganyan sa mga bukid namin noon, maliit ko. Taon, mag-snack na po, cut-cut kay Mito. Snack na naman ang kay Mito, ang di ka nakaintindi ng kay Mito, Star Apple yon. Star Apple. Star Apple sa Bisaya. Star Apple. Star Apple sa Tagalog. Kay Mito o Santol, agoy, mga na-snack. Tapos habang kumakain, ang kukwentuhan, nanonood ng drama kasi wala naman cellphone. Diba? Sarap ng buhay. Kaya kahit magkaibigan noon, very close, parang magkakapatid. Dahil nag-uusap talaga. Okay, mag-garden-garden kasi. Siyempre, wala namang libangan. Garden-garden ka. Kagaya ngayon, mga tamad, mga bataan on karun eh. Silpon ra, pataas-taas ang kuko, pa Starbucks, dahil. Kanya, naglisod na dito, wala pang bayad o boarding house. Pero naka-Starbucks. Nanghilabot na po ko, oh. Nanghilabot na po ko, no. Ang istorya naman ko sa reality. Mga naobserbahan ako ba sa kalibutan. Huwag mo ko nagbuot sa ilang Starbucks sila. Dekada adlaw, mangutang sila sa Starbucks nila. Para inunod sosyal, balas na. Hindi naman ako magbayad ng utang nila. Sinukwento ko lang yung mga comparison nung araw at sa ngayon. Mahilig mo pa sosyal na. Wala naman. Nangungupahan ng babay, ang bahay sosyalan pa. Pag nangungupahan ka ng bahay, hoy. Huwag ka mag-share mo sa unahin mo, bayaran mo sa bahay. Magpa-sosyal dyan. Magbahay ka muna, eh. Kahit anong siksi ng tao, no? Anong arte ng tao, no? Siksi, kunyari, may kutsi pa, pero walang bahay, nangungupahan. So, wala pa rin yun. Pobre ka pa rin. Wala kang bahay. Nangungupahan ka lang. Kasi pinaka-importante, bahay talaga. Bahay mo talaga sa iyo, hindi yung bahay na inupahan. Kasi sabi ng nanay ko noon, may kutsi daw yung isa niyang kapatid, pero walang bahay. Sabi ng nanay ko, ikaw, kahit ano pang ganda ng kutsi mo, kasi wala ka ng bahay, consider ka pa rin na wala. Poor. Sabi niya. Lalo na yung kotse mo, buwan-buwanan pa ba? Utang pa yon. Ang kotse mo, utang mo na yon. Hindi yun makonsider na iyo hanggang sa hindi mo nabayaran. Tapos namungupahan ka ng bahay. Kung wala ka ng pira, talaga na-bankrupt ka na. May kotse ka pero wala kang bahay. Saan ka matulog?
sa kutsima. Doon ka magsain. Diba? Sabi, mother ko yun ha. Sinasabi ko yun ha, family yun. Diba? Ganun. Kaya sabi niya, sabi kahit ng mother ko sa kanya, kahit anong dami ng pera mo, kasi marami siyang pera eh, kasi may agency nga siya. Pero nangupahan. Inuuna kasi material na bagay. Sarap na isda. Tumutunog ang sup-sup. So, mayroon pang naiwan guys. So, ayan. So, snack ko ito mamaya. I-microwave ko lang ito. Tapos i-snack. Yun ang pagkain ko sa gabi. Or kaya salad. Mag-vegetable salad ako. Ano ipot ko yung ilagay ko sa ibabaw ng salad ko is fish. Ito. Wala na rice. So, that's my dinner. This afternoon. Kasi, tanghali pa ngayon. Yung tingnan ako sa awan. Dahil ako yung nag-hong-hong-hong-hong. Ano? Itong video-video nga to guys. Guys. Ano lang to eh. Hindi, huwag tayo magsobra-sobra na. Parang nag-anak tayo talaga. Pira talaga. Yungan ko lang. Manood din tayo. Tapos, ako nanonood ako ng video. Iba kung saan tinatapos ko talaga. Yung kunan, inlilibang ako. Inlilibang ako. Hindi na. Tingnan ko lang konti. Tapos didikit na dahil gusto ko lang ang banana. You know, their light is on. Yeah, it was on last night. Last night it was on, so maybe the father put it? Maybe. Kasi kapit-bahay namin, ito kapit-bahay na naman. Kapit-bahay namin hindi nagpapailaw kung gabi. Bahay nila parang sa likod, ang nag-ano lang sila, nag-depend lang sila sa street light. Yun lang light nila, sa street light lang at saka door ng garage nila. Yun lang light nila, sa likod nila walang light. Eh kami, nasa corner lot kami. So corner lot kami, so marami kaming street light sa labas na street light ng hindi amin ba, street light ng subdivision. So masyado na siyang maliwanag. Plus, meron pa kami maraming light sa pool, marami kaming light dun sa mga dingding-dingding. Ang tood sa hanggang buong sa second floor, sa labas ng mga balcony at veranda, maraming light. So, bahay naman parang diskuhan kung gabi. Kaya siguro, yung tapos yung mga ground, may pinang, mga ground, ano ka, ground or garden light pa. Kaya, siguro yung kapitbahay namin hindi na naglight. Kapitbahay namin dito sa gilid at yung kapitbahay namin sa likod, wala mga light sa likod. Nagdi-depend sila ng light namin. Grabe ka ko, ripot. Kahit mga isang light sa likod nila, takot siya maglagay. Ano ba yan? Hindi naman. Kami nga eh, ano eh, lahat may light sa gabi. Tapos yung light namin sa likod, night and day yan. Ayaw, hindi naman namin pinapatay. Sabi ko, sasawa ko, bakit hindi ko pinapatay yun? Sabi niya, kung payatayin daw namin yung mga light sa araw, baka makalimutan to namin ipa-on sa gabi. Kasi sa dami ng switch. Sa dami mong i-switch ng mga kababalaghan, kamalimutan mo ba? Kaya huwag na lang. Naka-lights on lang yan night and day. Yung likod at gilid ng bahay. Pero yung front namin, siyempre sinasara namin yun. Yung sa front namin, automatic yan, nagla-light on and off. Pero yung likod namin, hindi yan pinapatay. Pero malinti yan, naka-on. Kaya siguro yung kapitbahay hindi na nagla-light. Ano no? Dami ng topic ko. May mga light-light, may mga udong, may mga unsa ba. Ito isda. Dak-dak. Huh. Uga, babay, oy! Ang hindi ko na shout-out sa sunod na naman na. Bahala ko na dyan. Sarap ng sardinas. Hindi ako mahilig kumain sa labas. Kasi iniisip ko, anong pagluto yun? Yun talaga iniisip ko. Kahit anong linis pa niyan. Hindi mo rin alam mo eh. Tao din yung sa likod. Nagmamadalian sila eh. Pag nag-order ka, nagmamadalian sila.
Baka mamaya eh hinawak niya sa puwet niya yung tapon din nabuwas, naka-glove, sabi hinawak niya sa puwet niya, ihiwa na siya, edi kinain mo yung puwet niya. Kasi katin-katin na siya, naka-glove, so katin-katin na siya, so nagkalot. Pagkalot niya, tapos balik siya dun sa niluluto niya, hiwa-hiwa siya ng kamatis. So nakain mo na yung puwet niya. Kaya ako hindi ako mahilig kumain sa labas. Bihira. Bihira. Siguro kung nagtatravel ako, isa kayo may mga party-party lang, invitation. Tapos yung nagtatravel ka, siyempre. Kahit nagtatravel eh, may dala pa nga ako itlog sa bag. Tawa na tawa mga kaibigan ko, may dala ako itlog sa aking shoulder bag. At least, itlog na yung nabalatan ko na, nilaga, binalatan ko na. Alam nga naman sa aeroplano, kung magbabalat ng itlog, nakikita na yung katabi ko na nagbabalat ka ng itlog. Binalatan ko na yung itlog, lagay ko sa ziplock. So, binalatan ng itlog, binalat ko sa paper towel, at nilagay sa ziplock. So, pagkain ko, hawakan ko yung paper towel at kainin. Tapos, diba? Kaysa naman mag-serve yung aeroplano ng itlog nila na fried egg or scrambled egg, napakatigas. Madumi daw yung ano sa aeroplano. Pagkain, sabi ng iba. At sabi ng ano, nabasa ko dun sa internet. Kasi mostly dun ay naka-freezer, mga ano yan, ready to heat na foods lang yun. Mga processed foods or mga foods na na-preserve lang. Siguro kumakain ako kung gutom na gutom talaga ako. Pero kung hindi lang, kumakain ako ng nuts. Itlog na baon ko, saging, gano'n. Mansanas. O sige na guys, bye-bye na, bye-bye. Kasi nauumay na kayo sa itsura ko dito. Kaya yaw-yaw, bye. Salamat sa inyong panonood.